video call ka, nandun na tayo. Pumunta siya sa reunion na hindi niya nasabi na sa reunion na yon ay nandoon pala yung ex niya. Tapos nag-video call ka. And nung nakita ko yung mata niya, I instantly ask, something is wrong. Ano yun? Sabi niya, wala. I trusted her. But dumaan yung mga araw, 6 months, di ba? Every day, kapag nakikita mo yung mata niya, na, again, it's very unusual para sa akin. I don't want to consider it accurate 100% kasi I don't want to judge. I don't want to, I just want to believe her. I just want to trust her. Ano bang nakita mo sa mata niya? Something na hindi siya, basta something different. Gusto ko siya yung, hindi ko siya kayang hulaan. Hindi ko siya, basta alam ko lang na may iba sa kanya. So, every day for the 8 months. Yung sa 8 months, the rest. Every day kong nakikita yon, every day kong sinasabi sa sarili ko na magtiwala ka sa kanya. And then, turns out, after 8 months, umamin siya. Out of nowhere, di ba? Sabi niya, out of nowhere. Sinabi niya. And it's really hard for me to like fight that every night. Yung klase ng, it's like a war zone inside my head. Na sinasabi na alamin mo, pero sinasabi niya na wala. So it's like a trust issue. Na, oh. Diba, na well, if you look at, you think it has something to do, it has something to do with your gift. Kasi may gift ka eh, di ba? Yes. Sabi mo na may nakikita ka sa mata. So yun ang mahirap, may nakikita ka sa mata, pero hindi mo siya na... Hindi pa ganun malinaw eh. Oo. Hindi siya malinaw sa'yo. It's a struggle every day. Yes. Kung sinasabi mo every day, nakikita mo yung mata na yon na parang may mali at parang may kasinungalingan sa mata na yon. Yes. Yun yun. And every day na mag-I love you-han kayo, di ba? Face to face, mata sa mata. And she pretended like mahal ka niya. Hindi niya. I know that she loves me. Pero meron siyang tinatago, parang ganyan. Yes, every day, every conversation, alam niya na ayoko na nang kahit na ano makakaapekto sa relasyon namin. I don't care about cheating. I'm a kind of person na 100% yung self accountability ko. Kapag nag-cheat sa akin yung isang tao, I will blame myself. Bakit? Kasi may nakita siya sa iba na wala ako. So I would consider that as me lacking in that specific area. Don't you think it's wrong? Well, blaming yourself for a wrong act done by another person. Bakit? Bakit siya nakagawa ng ganun? So meaning, dahil sa kanya. Siya yung nag-decide yun. Choice niya yun. Well, wala yes. Mostly, dun baka sa... Baka you're being so hard on yourself, John. Mm-mm. Dun sa past mo. Baka. Well, I could lower down the chances of her cheating kung nabibigay ko yung hinahanap niya sa kasi, iba. Kasi, tignan mo, sabi mo okay lang sa'yo yung cheating at pag may nag-cheat, nag-cheat yung partner mo, sisisisiin mo sarili mo. Mas mabigat pa yung girlfriend mo. Hindi naman siya nag-cheat, nagpunta lang siya sa isang event, tapos nandun yung ex niya. May nangyari pa sa inyo ng ex mo? Wala po. Nagharutan ba kayo ng ex mo? Wala. Nasa isang lugar lang sila together na wala silang intention to cheat or to recruit, to, alam mo yun, to anything. Na overthink mas mabigat yun kaysa dun sa yung jowa mo nag-cheat talaga. Well, for me. Okay. Mm. Yes. I just can't stand na araw-araw, yun nga, na araw-araw kayong nagtitinginan, nagsasabi na mahal niyo yung isa't isa, tapos may conversation kayo araw-araw na it is, or sobrang daming chances, di ba, na pwede mo sabihin, but she chose not to. So, meaning, she chose to, you know, hurt me over and over. Even knowing the truth or the fact na ayaw ko nun.